morning! Great morning! Una-una po, pasalamatan ko lang si God. Kasi yung pagdala niya sa akin dito, sa atin lahat, pagbigay niya sa gym, sa atin, pati yung mga product. Kasi ang ganda po na nangyari sa akin kahapon. Wala doon kasing nag-dreams come true after nung nangyari sa nanay ko, tinamad na akong lumabas. Pero may naipasok, isa, dalawa, hanggang tatlo kataon lang, ganun. Hindi talaga kagaya nung una na sobra ang ano ko. Kaya nung nag-dreams come true, talagang dito pa lang iba na yung nangyari. Nung pumunta ako ng isang office, iba yung pakay ko doon. Cervical cancer dapat siya, tapos na operahan na, nagbe-bleeding pa rin siya. Actually, na ano ko na siya, na massage ko sa AlphaSpin. Kasi yung dito daw niya hindi magalaw. Tapos, pinagamit ko ng napkin. Nung binalikan ko siya kahapon, wala. Nagkataon naman na yung isa palang kasama, grabe din yung nangyari sa kapatid niya. May picture, pero sabi ko, kasi babalikan ko siya bukas. Di ba, tay? Ito siguro, kasi lahat ng... Ito siya, oh. Grabe yung suso niya. Grabe talaga. Kahapon ko lang siya na ano, kahit yung kapatid niya, hindi niya nakita. Grabe. Kasi ayaw niyang magpa-picture. Ayaw niyang magpa-picture. Itong left side na to, bulok talaga. Tapos, mabaho talaga siya, pero hindi ko pinakita na nandiri ako sa kanya. Sabi ko, mahina ako sa ganun, hinihimatay ako, pero bakit kahapon? Kasi sabi ko, iba yung burning desire ko eh. Tapos nung kahapon, sabi ko, bakit hindi ako natakot, hindi ako hinimatay? Kasi nga, pag ano pa lang, yung pag nakakita pa lang ako ng dugo sa sugat na tumutulo, ako na yung unang hinihimatay. Kaya dapat, ang kuhanin ko dapat dati nung unang ano, midwife. Pero sabi ko, hindi ko talaga kaya. Kasi sabi ko sa nanay ko, baka mamaya paglabas ng bata, pag ano ng dugo, ako na yung hinihimatay. Pero kahapon, grabe. Dala ko isang bag na liner, isang AlphaMeta, at saka isang AlphaSpin. Una, tinerapi ko siya. Yung ginagawa natin dito, yung binabad yung paa, kasi hindi na niya magalaw to. Tapos ito, ang laki-laki. Grabe, sobrang laki ko talaga. Kasi dahil dito, yung pinatapan niya yung paper tissue na malaki, yung sinasahod natin pag nagtirito tayo, nakita ko yung isa dito, nangitim na dahil sa dugo. Nung sabi ko na hindi ko kaya, pero ang ginawa ko, kasi hindi ko nadala yung hydrogen water, yung meter ko, yung AlphaSpin natin, dinaan ko yung tubig doon. Tapos talagang pinataka namin dahil naawa ako, ang baho talaga, grabe. Di ngayon sabi namin na mayroon kasi, sabi ko ayaw ko siyang, ano, alam mo, tinanggal niya ng ganun, parang nagtanggal lang ng bala. Tapos dito sa kabila, ang laki din. Tapos yung bandits na una niyang ginala ay dinikit yung mga parang hibla ng sinulid, nandoon din. Pero sabi ko, magpa-check up ka rin sa doktor. Pero sabi niya, wala naman daw ang sakit doon sa loob. Kumbaga parang yung tissue lang yun, yung chemical siguro, at saka yung nana, excuse lang ha, yung nana, yun na yung kumalat. Pero nung ibabad ko yung paa niya, sabi niya, anong mayroon dyan? Sabi ko, naulit yung nangyari sa akin sa Palawan. Kasi sabi ko, yung binabad ko yung almost 2 years na bedridden, ganun din yung sinabi sa akin. Anong mayroon dyan na, pagka, ano nang paa niya doon sa tubig na maligamgam, parang may gumapang daw sa katawan niya, na grabe po yung pawis. Talagang pumapatak talaga yung pawis na ano niya. Tapos nung ano sabi niya, nagalaw na daw yung balikat niya. Dibali, kasi balikan ko bukas sa susunod, ipakita ko yung picture. Ngayon kasi ayaw niyang pumayag. Kaya nung iangat niya yung blouse niya ng ganon, kaya yung unang picture, sabi ko nga kay Tay Mark, anong tingin mo Tay? Sabi niya, hindi ko may ano eh. Nung ipakita ko sa anak, sabi ng anak ko, fried rice, ma. Sabi ko, hindi yan fried rice. Tapos tinuro, hindi naman sa pag-ano ha, kasi tayo nandito para tumulong sa tao. Yun nga sabi ni Doktor Yong, lumabas lang tayo, kumausap tayo ng tao, ang daming nag-aantay sa atin sa labas. Tapos yung nakausap po yung atin niya, nasa government office po siya. Itong natuluan, itong napuntahan ko kahapon, 35 years in service sa DILG. 55 years old siya, single. Hindi niya maano yung sarili niya dahil nag-support daw siya sa kapatid niya, walang asawa, at saka yung apo ng ate niya. Pero sabi ko sa kanya, alin ang piliin mo? Yung mag-support ka sa kanila, malakas ang katawan, ikaw sarili mo? Sabi ko, ang inalok ko sa'yo, wellness product.
pag gumaling ka kako, ilang beses mo pang kitain yan. I-enjoy mo kako yung 35 years in service mo. I-reward mo yan sa sarili mo. Correct. Sabi kong ganon. Kaysa mamatay ka, sinong makinabang yan? Correct. Talagang nag-isip siya, hindi siya naiwan yung tatlo niner, ginamit niya kaagad yung AlphaMeta, pati yung AlphaSpin, bumangon na siya. Nawala po yung sakit sa balakang, tapos ito po, lumambot. Wow. Kaya sabi ko, grabe ka God, sabi kong ganun. Kaya sabi ko, nagpasalamat talaga ako na nandito sa GM. Hindi lang katawan namin, hindi lang yung ano, kaya sabi nga ni Mami T, talk to people, sabi ni Doktor, yung lumabas tayo, maraming nag-antay sa atin sa labas. Yeah, yeah. Tapos yung pininto na, hindi lang 10 babae ang may cancer doon sa office nila. Sabi ko, Lord, thank you. Ito na yung inaantay ko na breakthrough para pasukin yung company na yun. Kasi tuwing pupunta ako doon noong December, doon ako nag-ano ng yung 3+1 na liner. Ay, yung ano product natin na Angel Secret, hindi lang yun. Ang dami ka. Sa susunod, bukas balikan ko siya, agahan ko siya dahil nagre-refer pa siya ng mga kapitbahay.